ang babae ito raw po ang ina ng ating bilanggo. Hinahabulan sa ngayon at tila isasaysay sa inyo. Ang buong hain niya. Sa dami ngayon, boy, babae, ikaw nga ba ang ina ng Diyos na namamarali? Hari ng isang pagdito. Matuwid po ang iyong turi at ako'y suwanda! Hoy babae! Ina na isang hari! Hari ang inyong anak! Mga kino! Ang pangusap na narinig ko sa babaeng yan ay isang mahalagang patunay sa mga kasinungalingan aral ni Kristo! Makapalad kaming lubha ang pagdulog ngayon. Makagat! Pinagbibay ninyong lalo ang bigat ng kasalanan. Ipagpala ako sa iyong anak! Hoy, babae! Dapat mo sanang inaralan ng kali ang minuhunan mo ng buhay. Ikaw! Ikaw na natuupag na sarang inuwan mo siya! Nang isang pananampalatayang wagas! Ay hindi! Kung di! Pinabayaan mong mahulawan sa diwasong mahasalan! Kasi ituloy! Ang daraya! At pamalano! Pagpunulong-tulungan! Ang pag-iingkaya! Sa magdang tao sa bayan! Na pawang kaunuman! Di yata! Nakaharap ka pa sa amin! Upang mangulim marahin! Nang kaunti marabat! Ikaw! Ikaw na may kasalanan! Sa pagkapainyaya ni Jesus! Ikaw! Ikaw ang inalang budyong sa kamantala ng inyong anak. Ngunit aling kasalanan ang karapat dapat na ipagtusan ng inyong pinararatangan? Ano't kayo na lang mga pagkabuhon sa isang taong nakikisama ng mahal sa bayan at walang pinangangaral na lagi kung hindi magmamahalan at makikipagkakwa-tao? Oo! Babae ka nga! At napagpinigalaon! Ikaw ay tagabuhin! Tantaray! Wala kang kabuang-luwang sa iyong mga sinasalita. Kaya, di dapat pakipagkulan. Hindi mo nga natatanto. Na ginagawa ng kabuang-luwang ng iyong anak at ang mamansag ng kabulahanan. Ang lahat ng yan, hindi mo natatalastas. Kalimbasay, itagal ang taong sumaling! At ikaw naman, Nicodemus, na nakikilala ko ang lubos. Sinasakay at ang lungsod sa pulo namin mga kibobos. Ano? Anong nangyipasok? Kagbiran ay karapatan. Ipagtanggol ay kawaan.
Dinibig mo'y tututulan at buwan ang kasakitan. Magpasangan mo ka sapagkat ang isang pagamay di dapat at pagkapit maliwala lalo na sa kakatuparan na aking namamalas at sukli na mabagama. At may pagpapalagay pa ninyong pangkukulo ang pagtutungo sa bayan na ang patuwid na pala ng palataya na isang Diyos na totoo na siyang lumalang ng langit at lupa. At halik! Halik kasalanan sa mundo ang nararapat na purihin kundi ng kapabarang loob na kanyang ipinamalas sa lahat ng tao upang siya'y pinaling ng lahat ng karayaan dito sa lupa. Kung hanap ni Jesus ang lumakas pangan sa may mga nakapangyarihan kinikilala sa Senadre ay ano kahulugan na kanyang itinuturo sa mga Herodiano na ang kaisasara ni isa at ang sa Diyos ay sa Diyos naman. Ayon sa kahilingan at sumbong ng karamihan ay amin ang minulusan. Inilinis ang bahagang niyang malikis iba. Yaray na po sa bagayan sa hari na sa sinuko. Ah! Nakamali ka, Nicodemus! Ang tunay si Jesus na nagkakabana ng pagkanyos. Ipinamamahal ni Cristo na siya raw. Siya raw ang Mesiyas na nanaog dito sa lupa upang maghari sa isang kaudyuan at sa diba bilang na tao ay pinahiyag niya. Nagigibain niya raw ang dakilang templo ng Jerusalem at sa loob ng tatlong araw na singkad ay muli niyang ibabaon. Minsan ay kinilo niya ang simbahan at doon niya pinagtaguyan ng hampaas ang mga ginong walang kinabagabag na kahit na sino upang siya'y paniwala ang Diyos. Pinananalig dito ni Nicodemus sa mga gayupang natutunan niya ang marahil sa kanyang mga ninuno. Ang mga kabuluhang nito ni Nicodemus ay hindi maaaring maningin sa mata ng mga punong kinikilala. Kaya't kinakailangang tungkat saan ang kapatusan alam-alam sa kapayapaan. Yan ang mga nanganak na yan. Isip nyo may isa, Espiritu walang hanggan, walang iba kundi siya. Iisa sila tatlo, na nakakit sa mundo, at kayo'y natatanto ko, at di na nga anak na ninyo. At may pagpapalagay ko mga pilo, amen! Ang pagkatulos niya, sinabi ng propeta Mikiyas, na isisilang sa pili, sa patagal puno ng bayang Israel sa landas ng langit. Doon kahit nangalak si Jesus